basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin. Anak, try this. Calios a la Gallegas and Albondigas. Two of their best sellers here. Ang complicated naman po nung... ano po ba ito? Calios a la Gallega. And this is Albondigas. Sige po, kainin po kayo para... Yeah. Oh, kumusta na kayo ni Zeke? Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po eh. Lagi po nawawalan ng chance. Ay, nako. Kakausapin ko na talaga yung batang yan para kausapin ka. Huwag na po, tita. Masasabihin nun, naghahanap pa ako ng kakampi. Tsaka, itong meet-up natin ngayon, kinakabahan nga ako eh. Almost all the time, he's with Gebs. Gusto ko man siyang pigilan. I can't. It's always Zeke's decision, after all. I'm just there to guide him. Nawawala na nga po ako ng chance eh. Para bawin siya. No, huwag kang sumuko. Ang gagawin ko? Well, in a few days, uuwi naman kami ng Baguio. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, never give up in reaching out to him. Soon, mag-o-open din yun. Kung si Kebs nga eh, napatawad niya, ikaw pa kaya. Kapuan. Ano ka ba? Cheer up! Thank you po pala dito sa mga gifts, tita. Grabe talaga. Sobrang na-appreciate ko. Hindi nyo naman kailangan gawin yan. Pa kayo. Ano ka ba, anak? Sabi ko sa'yo, take it as my thank you gift for you. Pati itong food. Mahal siguro nito. Yan. Yeah, yan. Kumain ka na. Tita, thank you. Anak, I'm really glad that Zeke found you. Yung pagmamahal niya sa'yo, sinuklian mo lang din ang purong-purong pagmamahal. Kaya ako dapat ang magpapasalamat sa'yo. Okay? Cheers. Zeke, may sasabihin sana ako sa'yo. Alam kong iisipin mo na baka sinisiraan ko si Fifth o ano, pero ayoko na kasi magdago sa'yo. Nakita ko sila kanina. Lahat ng yan, binili ni Tita para kay Fifth. Hindi ko alam kung ano yung iisipin ko, pero parang hindi lang kasi maganda tingnan. Zeke, nandito ka. Tama nga, mama mo. Salamat. Marami akong gusto sabihin sa'yo. So, nakita kayo ng mom ko? Oo. So, ba't kinikita? Nag-usap lang kami. Alam mo, hinkahanap ka pa ng karamay. Mom ko pa talaga. Hindi yun yung ibig ko sabihin, Zeke. So bakit nga? So ba't kinikita? Tumawag siya. Ito, inaamin ko. Down na down ako sa nangyari sa atin. Kung may desisyon nun, di ba? Alam ko. Nagsisisi na nga ako ngayon eh. Alam mo kung ano man yung plano mo? Pero sana huwag mo na idamay yung magulang hindi ko. Hindi ko dinadamay. Dinadamay mo? Hindi ko dinadamay mo, si Tita. Ano ba? Para namang di mo ako kilala, Zeke. Ilang beses na? Tapos ano? Pinag-shopping ka pa niya? Pinag-shopping? Eh di susuli ko na lang sa inyo. No need na. Di naman yun yun eh. Pero sana kung ano man yung galit mo sa akin, pwede ba? Ilabas ko yung magulang ko. Hindi ako galit sa'yo, okay? Nagsisisi na nga ako eh. Pero hindi mo kailangan idama yung magulang ko? Eh di mo ako maintindihan. Anong hindi maintindihan? Hindi ko dinadamay si Tita. Alam mo, ayoko na lang sana pag-usapan to. Pero sana, huwag mo na lang idama yung mom ko, ha? Ano po kayo?
Teka lang! Dre, galit ka pa rin ba sa akin? Pwede ba? Huwag mo muna akong kausapin o digitan hanggat hindi pa tapos sa inyo yung investigasyon ni Iris. Baka madamay pa ako eh. Ayos ah! Sundin mo na lang, pwede. Alam mo, yabang mo no? Oh, dito ka din? Magsama nga kayo? Ano problema nun? Hindi ko alam. Kaya mo siya. Wala mo pakialam sa kanya. Okay ka lang? Nakaka-stress talaga eh. Sige, samahan mo na kita dito. Hanggang sa mawala yung sama ng loob mo. Alam mo, gusto ko kasi magpalabas muna tayo ng stress. Ano, tara. Palabas ng alin? Kasi... Tara. Sure ka? Oo naman! Wait lang. Nakapag-ilis ka ba? Sure ka, di ka mag-aalat ha? Walang mani-mani or mais-mais dyan ha? Hindi no. Safe kaya ako. Baka nga ikaw yung mag-ingay eh. May issue pa tayo sa iba. Promise. Tatahimik lang ako. Ano? Siguraduhin mo lang. Oo. Ikaw bahala. See. Tara. Nag-iinom ka na naman. Bakit ba? Anong nangyari? Mag-usapan natin. Papaantok lang po na eh. Hindi mo naman laging ginagawa yan. At saka, huwag kang masanay dyan. Masisira ang kalusugan mo. Minsan lang naman po. Padala lang sa kalungkutan. Bakit ba? Anong nangyari? Dito po si Zee kanina. Nagkausap kayo ni Zig? Apo. Oh, parang mukhang hindi yata kayo nagkaayos. Hindi nga po. Buti pa, sundin mo yung payo ko sa'yo, anak ha? Alam mo, tama ka na eh. Dapat bigyan ko muna siya ng time maghilom. Pati ako. Dapat, hindi ko muna minamadali lahat. Kasi natatakot ako eh. Na baka sa kakaintay ko, mawala na siya sa akin.
Nako anak, alam ko, gasgas ka, gasgas na to ha, pero alam mo anak, kapag mahal mo isang tao at para kayo sa isa't isa, babalik at babalik siya sa'yo. Alam ko. Kaya huwag ka na matakot. Kasi darating ang panahon, babalik ulit sa'yo si Sik. Sana sa... Huwag ka na malungkot, anak. Salamat tayo. So, ano yung kwento? Yun na nga eh. Alam mo si Akla, may gusto kasi siyang tao na hindi naman siya gusto. So, tapos, nangyayari, panay siya post ng post sa Facebook na mga kung ano na mga caption na hindi na kita gusto. Sa iba na lang ako. May pa-drama. May drama. So, may pag nakita, yayakap siya kunyari sa iba. Parang kunyari, pag niyakap ka niya, hindi alata. Diba? So, kunwari, hindi na yun. Gano'n, kunwari, hindi na. Nakamove on na. Kunwari, nakamove on na ako. Tapos biglang, sasabi niyo, eh, gusto ko ito, bro! Good job, Seth. Kumusta? Uy, ang bliss mo. Ano akin? Salamat. Buti, okay ka na. Oo, eh. Dead mo muna sa negative energy. Work muna, di ba? Sige na. Thank you. Get, ha? Nag-iba na pala. Nag-iba na pala yung gusto. Change career na. Nako, delikado yan. Eh, parang palagi naman siyang ganun, eh. Di ba? Paano, ginagawa niya na ako siyang bisyo? Bisyo? Parang inuulit-ulit lang lagi, di ba? Sistema na yan. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin upang ikaw ay mapag-ibig ko. Lahat ay kakayanin, hindi ako magre-reklamo. Basta't sabihin ang gusto.